Ngayon, huwag kayong padadala sa mga hindi natin alintana, yung iba ay hindi naiintindihan fake news na yung ginagamit. Ito merong nag-circulate, di ko lang pinapansin yung si Kwan daw, si Leonel, ipagdasal daw. Wala doon ng ano eh. Wala doon ng kailangan gawin. Pagdasal daw dahil siya ay nag-iisa sa Supreme Court. Eh kahit pagdasal mo ng pagdasal niya, wala yan. Mga kaibigan, hindi naman kayo nakakatiyak kay Leonel. Bakit sinasabi ko ito sa inyo? Kasi si Leonel, meron daw pahayag. Ha? Ito'y pahayag daw. May nag-share din na reaction ni Leonel doon sa kwa na yun, na ipagdasal daw siya. Hindi ako, hindi ko minamasama ang dasal, pero hindi ho ako humingi ng padasal. Yun ang parang gist nung parang minaano pa, hindi niya nire-recognize. Parang sinasabi niya, huwag niyo ko idamay dyan. Oh, makikita ninyo si Leonel, wala na yan. Nung yan ay papa-impeach, hindi siya na-impeach, di ba? Nagbago na siya ng tenor. Lahat ng mga desisyon niya pumapabor na sa administrasyon. Hindi kasi kayo nagbabasa eh. Yun yung sinasabi nating reading between the lines. O granting for the sake of argument, bigyan natin ng benefit of the doubt. Ipagpapalagay nating marunong siyang manindigan, mga kaibigan. Sa palagay ba ninyo, magiging pabor pa rin ang desisyon? Siya susulat ng desisyon. Sa kanya natoka. Pero tandaan ninyo yung sinasabi natin na ang Korte Suprema e numbers game yan, mga kaibigan. Ibig sabihin, yung pagdidesisyon nila, regardless kung tama ang desisyon o mali, hindi sila doon nagbaba, hindi yun ang basihan ng inilalabas na desisyon. Ang panalo ng kaso ay wala doon. Saan? Paramihan ng boto. Numbers game yan, 15 sila eh. Kung mas maraming boboto sa mali na desisyon at maling interpretasyon doon sa dissenting, hindi ko sinasabing mali ang desisyon ng dissenting, hindi ba? Pero may pagkakataong kontra ito sa tamang desisyon, mga kaibigan. Eh pero mas maraming bumoto sa kanya doon sa kumontra. Sumulat ng kontra, mga kaibigan. Eh di yun ang ipapatupad na desisyon. Hindi yung isinulat ng ponente. Ang magpuponente raw dito si Kwan, si Leonel. Ako ay doubt, mga kaibigan. I doubt na magiging makakakuha kayo o nang inaasahan ninyong desisyon. Huwag na. Ang magagawa ninyo ngayon ay tularan ninyo si Vice President Lenny Robredo at sundin nyo yung kanyang panawagan. Kilalanin natin yung majority. Malalaman naman ninyo yan in the end eh. Di ba? Sa pagtakbo ng panahon, hindi sinasabing mga kaibigan, kaya lang hindi madiretso na merong o siya'y nag-concede, sapagkat meron pang nakapending ng mga kaso eh. Siyempre, tinitignan din yan, lalo na may international monitoring team na nagpunta rito at sinasabi nilang bagsak, hindi pasado ang naganap na halalan dito noong Mayo 9 sa pamantayan o pandaigdigang pamantayan ng eleksyon. Oh, yun lamang po, ha? Huwag kayong masyadong kuhan yung gusto ninyo, yung pabor lang sa inyo ang naririnig ninyo. Pag hindi na pabor sa gusto ninyo ang naririnig ninyo, eh, minamasama na natin. Saan tayo pupunta noon? Mahuhulog ka na sa galit. Ha? Magkakaroon ka na ng galit, yung puot. Ha? Yun ang maghahari sa damdamin natin. Sana wag po ganon. Makapaninindigan naman tayo sa tama eh.
Hindi ho ba, mga kaibigan? Darating at darating ang oras, kakailanganin ng paninindigan ng bawat isang mamamayang Pilipino. O, eh siguro hindi ngayon. Hindi natin alam kung kailan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Bueno, mga kaibigan, eh, ang sabi ho, she said we need to accept the majority decision. Yun ang sabi ni Macalintal. Tanggapin ang sinabi ni Vice President Lenny Robredo ay tanggapin natin ang desisyon ng nakararami. Oh, pero pagkatapos nito, ito may mga balita na kwan, magaganda na sinasabi nila ng mga tagapagsalita ni Bongbong Marcos na si Attorney Vic Rodriguez. Pinupuri nila ngayon si Vice President Lenny Robredo. Of course, kasi yung proseso na yan is, ano yan eh, yan ang proseso ng halalan eh, di ba? Ang ayaw doon siguro ni Vice President Lenny Robredo sa aking palagay, ay yung pong yung proseso ng batas ay mahahadlangan o kaya gagambalain mo, iistorbohin mo, di ba? Ayaw niya yun. Kasi nga, alam natin, kung siya naging presidente, ay iiral ang katarungan sa ating bansa. Dito, hindi tayo nakakatiyak. Di natin alam, di ba? Hari nawa, baguhin niya kasaysayan, hindi sa pamamagitan ng pagsulat ng bagong kasaysayan. Ha? At tabunan mo yung nakaraan. Pwede mong baguhin ang kasaysayan na hindi ka magiging kamuka, ha, nung iyong ama. At yung mga pangyayari sa panahon ng kanyang ama ay hindi niya tutularan o lalong hindi niya hihigitan, ha, yung nangyari sa panahon ng kanyang ama. Iyon ang pinakamagandang pagbago sa kasaysayan. Hindi natin alam kasi nag-uumpisa pa lang ito, di ba? Hindi pa nga nakapagsisimula. O, kaya ang pinakamagagawa naman ng mga supporter ni Vice President Lenny Robredo ay huminahon na kayo, di ba? Kalamayin ninyo ang inyong mga loob. Ha? At hindi naman sinasabi na komo dapat na kilalanin ang proseso. Hindi naman sinasabi na ni Vice President Lenny Robredo, manahimik na kayo. Manahimik kayo sa issue ng eleksyon. Pero huwag kayong mananahimik sa inyong paninindigan. Kasi nandyan ang susi. Kinakailangan manindigan kang patuloy sa tama. Kasi nga, sino bang nakatitiyak na gagawa ng tama sila? Di ba? Wala naman gagawa ng masama. Wala pa naman tayong katiyakan na ganyan. Di ba? Sa bayan ko ay isa dahil dito'y wala ang pagkukunwari, hindi padadaig sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa
ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang sangkaibigan, nagmamahal sa'yo. Punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan, nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang-aapit, ang pag-ibig ay bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na